Thunder. So, andito tayo ngayon sa Hoi An, Vietnam. It's a 30 minutes ride from Da Nang Center. So, nagmotor lang ako from Da Nang papunta dito sa Hoi An. And ang first na itinerary natin ngayon is yung boat tour. So, itong boat tour na to is na book ko lang through Klook. So, pinakita ko lang yung QR code ko and diretso na ako sa may boat tour. Ano tayo daw sasakay? Uy! So, dyan kayo susunduin ng pinakaunang boat tour. So, mga 5 minutes na tayong nakasakay dito sa may boat, dito sa may Hoi An. So, tuloy ko lang yung details na sinasabi ko kanina. Actually, galing ako ng Da Nang. So, 30 minutes ride yung ating motorcycle from Da Nang Center papunta dito sa may Hoi An. So, itong boat ride na ito is nabook natin through Klook. Tapos, kailangan natin sa ating QR. Ay, nag-aalan sila. Nagkakarera pa sila. May karera ng boat tour na nangyayari dito. So, nabook ko to through Klook. Parang around 190 plus. Ganun. Tapos, may discount na 5% dahil ginamit natin yung code natin, which is WonderJ. So, kung gusto nyong maka-discount sa Klook, use my promo code, that is WonderJ, para maka-avail kayo ng discount. Anyways, 1 hour boat tour to. And any time of the day, nyo pwede siyang gamitin. From, I think, 8 a.m. hanggang 5 p.m. So, ngayon is 4 p.m. ako nakarating. So, medyo nagmamadali ako. Eh, buti na lang. Pwedeng-pwede pa rin naman. Tapos, actually, ngayon, ang maganda is hindi na siya ganun kainit. Yung panahon ngayon, may araw, pero medyo mahangin naman. So, okay na okay. What is that? Oh, tignan mo, may mga isda tinuturo ni ate. So, yung naalala ko dito sa boat tour na to is yung parang ginawa natin sa my cycle. Hindi ko lang maalala eh, pero doon nakasakay ka sa parang bangka talaga. Tapos parang may motor yata yun. Tapos, pero dito is ang nakakatuwa dito, ang pinupuntan talaga siya. Kasi parang siyang coconut boat talaga na parang pabilog sa ilalim. Tapos sagwan-sagwan lang yung ginagawa. So, sobrang nakakabilib, di ba? Tapos may mga dance show pa ako naririnig doon. Papunta tayo doon ngayon. Ayun, nakikita ko. Here? Okay. So, may photo spot dito si ate. So, mababa lang pala siya. Yun. So, may mga photographer dito kasi may mga photo spots kayo. Magbabayad kayo 70 Vietnamese dong. Pero hindi naman siya mandatory. Kung gusto nyo lang magpa-picture. Look at those. This is crazy. Oh my god. Grabe, pinapaikat-ikat na may tuyo. How much is the if you want to ride? 50. Sorry? 50. If you want? 50? Yeah. 50? Okay. No, grabe yung experience doon, yung pinaikot-ikot ka.
Ang saya. Bali, nagbayad ako ng 50 Vietnamese dong. So parang mga 120 para paikuti-kutin. Imagine mo yun. Ang saya, pero... Hi ka Wonder. So andito pa rin tayo sa Hoi An. So kakatapos natin kanina dun sa may boat ride natin, yung basket dun sa may Coconut Village ba yun? So 15 minutes away yung motorcycle ride from there papunta dito sa area na to. Dito tayo sa old town or ancient town ng Hoi An. Time check tayo ngayon, it's already 5:30. Bali, may binook ako sa tour na parang boat ride ulit. Tapos magre-release tayo ng lantern sa may Hoya River. So ngayon is ang dami ng tao. Actually, buhay na buhay yung area na to. Yan yung river na tinutukoy ko. Bali, sikat na sikat kasi ang Hoi An sa mga lanterns nila. So, check natin dito. Yan. Diyan tayo sasakay mamaya-maya kasi syempre maghihintay muna tayo na medyo dumilim para mas maganda yung makukuhanan nating mga videos. So, iikot muna tayo dito sa may old town. Grabe, ang daming turista ngayon, no? Halo-halo. Bali, napansin ko dito sa may Hoi An, sobrang colorful. Siguro dahil sa mga lantern nila. Kaya sobrang vibrant, kaya nakakadagdag sa vibe nung place nila na parang sobrang ganda. Kasi ang kulay, ayan, no? Anywhere is makulay. Ganda. Lalo siguro kung maya-maya tayo sasakay, medyo madilim na kasi mag... iilaw na yung mga lanterns. So, ikot-ikot muna tayo dito. Pakita ko kung anong meron dito sa may ancient town ng Hanoi. Nalilito pa rin ako. Ancient town ng Hoi An. Ang ganda ng shop niya, oh. Ang daming bougainvillea sa taas. Pag gusto mong mag-tour na at ang relax na relax yan, sumakay ka na lang sa ganyan. Ba't ang daming nakapila dito? Ah, siguro masarap yung mga pagkain dito. Ano bang meron dito? Mot Hoi An. So, ganyan siya. Yan ako. Pinipilahan siya dito eh. Try kaya natin. Magkano ba siya? 18,000 dong. One with ice. With ice. Yeah. So, tikman natin tong super hype na Mot. Herbal tea dito sa may ancient Hoi An old town. So sa ibabaw niya meron siyang pa-design eh, na violet and parang may dahon siya na hindi ko kilala. So tikman natin. Refreshing siya, kaya pala dinadayo din siya kasi parang kung mainit yan, perfect siya. Tapos parang may lasa siyang ginger, lemon, ganun yung natitikman ko. Tapos dalawang klase siya, yung isa is ice, eh yung isa is parang pwede mong hindi palagyan ng ice. Pero pinili ko yung with ice kasi medyo mainit ngayon. So perfect to habang naglalakad dito sa may ancient town ng Hoi An. And so may nagbebenta ng special cake dito. Potato with fresh coconut and green bean. 10 Vietnamese dong lang siya. So titikman natin. Yan siya, oh. Parang siyang kamote talaga siya. Na parang nilagyan ng coconut. Tsaka wheat flour. Pero masarap na siya. 10 Vietnamese dong lang.
So mga 20, 25 pesos isa. Wala na ito, mabigat na sa chan. Mmm, thank you. Mainit init pa. So, try natin tong Baohu. Yung pangalan niya Baohu eh. Pero halo-halo siya. So, kapag minix natin, ganito siya. Para siyang may, ewan ko ano ba ito, potato, may beans, may parang nata di coco, gatas. So, tikman na lang natin. So, yung ginawa ko, inalo-halo ko na lang siya. Tikman natin. Mmm, may yelo siya. Parang siyang halo-halo sa atin. Pero konti lang, yung yelo niya buo-buo. Ayun, nagko-compliment. Parang pang merienda siya eh. Parang dessert nila kasi meron siyang mga jelly, ganun. Parang jelly ace. O yung mga may black, may puti na parang jelly. Mm. Refreshing siya. Mabigat din siya sa chan kasi may mga beans siya. Dalawa yung beans na nakita ko. Isa is red bean. Ito. Yung isa is parang puti, bilog siya. So, hindi ko alam kung anong tawag dito sa beans na ito. Ayan siya. Hindi ko alam eh. Basta, magkalasa lang sila. Chop. Wow, so nag-ikot-ikot ako sa Ancient Town, tapos bumalik ako dito sa may Hoi An River. Grabe, ang dami ng tao. Yan, currently it's 6:30 kasi peak nga ng boat ride is 6:30. Look at those people na magbo-boat ride ngayon. So may binigay na ticket, tapos bibigay lang daw natin to sa operator. So yan yung pila ngayon. Siguro mga pang pito pa tayo. So ganito yung rate niya kapag normal. So 1 to 3 is 15, 4 to 5 is 20. Ah, ito pala. 1 to 3 price is 150, 4 to 5 is 200,000, tapos 20 minutes na siya. Okay. Ito na yung boat na sasakyan natin. Yan na siya. Bababa na tayo. Okay. Okay. Uy. My God. Grabe yun. So, nakasakay na tayo. Yan yung mga lanterns na ipapalagay natin mamaya. Yan. Medyo ingat lang kasi mababa yung beam nung bridge nila. Yan, itong bridge na to. So medyo yuyuko talaga kayo. Pero the vibe, ito yung vibe. Sobrang sweet dito. Ganda. Ayan, so ngayon ilalight natin ito. Tapos, ilalagay nyo lang siya dito. Hey! Sorry, guys! Okay, mauntog na tayo. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Merong bridge na parang pwede kayo mauntog. So, upo muna tayo. Wow, feeling matangkad yan. Ayan na siya, nalight na natin yung lantern, tapos ipapakawalan nyo lang po sa dagat. Ay, dagat! Dito sa river. Yay!
sana matupad lahat ng ating mga pangarap, tapos yung mga gusto pa natin sa buhay. Sana matupad din yung mga pangarap mo. Yun lang. Must try itong boat ride lantern dito sa May Hoi An. Saya lang. Doon pala sa binok nating look, meron libreng tea na kasama. So inumin natin habang nagpo-boat tour tayo. Medyo paikot na yata ito paminiobra na kasi si Kuya, yan yung tour operator natin. Pero ang perfect timing talaga is mga 6:30 talaga kayo magpunta dito para medyo madilim pa. Tapos yun, dumadami na talaga rin yung nagbo-boat tour. Medyo maaluga. So kung gusto nyo medyo convenient yung tour nyo ng boat ride dito, i-book nyo na lang yung club kasi sobrang dali na, magbubook ka lang tapos paid na, tapos puntahan mo na lang yung office nila dito sa Ancient Town. Along the way din naman siya dun sa Ancient Town dito, malapit lang siya dun sa mismong mga pilahan ng boat tour. Tapos present nyo lang QR tapos sasamahan na kayo doon kung saan yung pila. Ayun, iwas scam pa, diba? Though may mga pero kung di kayo nakapag-book ng club, meron namang mga booth dito na pwedeng bilihan ng ticket. Kaso pipila nga lang kayo, lalo na kapag rush hour na ganito. Like a wonder, so tapos na tayong boat ride and mag-release, ang pangit ng term, magsindi ng lantern sa May Hoi An River. So anong oras na ba? 7 p.m. na, and ang dami pa rin tao, imagine mo yan sa likod ko. Tapos sobrang sobrang recommended talaga siya, tapos dinadayo siya kapag gabi kasi nga syempre para mas ma-enjoy mo yung vibe ganoon. So kapag pumunta kayo dito sa May Hoi An, actually pati sa Danang kasi mga 30 minutes away lang naman to doon, make sure na i-try nyo itong activity na ito. So ibang vibe din yung ma-feel nyo kapag nandito kayo sa Hoi An. Napansin ko kasi 'di ba nanggaling na tayo sa May Ho Chi Minh, sa Hanoi, sa Sapa, sa Danang, and dito sa Hoi An, iba-iba yung vibe na binibigay ng kada province ng Vietnam. So, yung vibe na yun, feeling ko, hahayaan ko na lang kayo yung maka-discover. Kasi, syempre, di ba, iba-iba naman yung experience ng mga tao. Depende sa, maraming mga circumstances na magpapabago. Iba, minsan makaka-meet sila ng mga good people, yung iba, rude people. So, tapos yung pangit yung experience ng iba, ganun, yung iba maganda. So, iba-iba. So, I will let you discover and explore Vietnam na lang. Pero sana may nag-enjoy ka sa tour ko dito sa May Hoi An, kahit day trip lang. Kasi ako sobrang nag-enjoy ako. Kahit medyo nahilo-hilo tayo, pinag-ikot-ikot tayo dun sa May basket boat, dun sa May coconut na area ng Hoi An. And dito naman medyo chill lang, tapos parang serene yung feeling, parang sobrang romantic feeling lang nung feeling dito sa May boat river. And also yung ginawa pa natin dito sa Hoi An is yung nakita natin yung ancient town ng Hoi An. Yun, discover natin and nag-food trip tayo dito sa May ancient town ng Hoi An. So isa rin yun sa pinaka-favorite part ko ng ginawa ko dito sa Hoi An. So sana nag-enjoy ka, Ka-Wonder, and this is your sign to go to Vietnam. And this is Wonder J saying bye-bye mga Ka-Wonder, and see you sa ating mga susunod na mga videos. Ingat!